Ay, alam mo yun? Yung feeling na bata ka pa lang, pinapatawa ka niya na sa mga performance niya, sa lahat ng mga katawan niya, ay napapangiti ka. Ako, bata pa lang, napapanood ko na yun eh. Si Chokoleit? Oo. Ano yan? Magaling siya magpatawa. Tapos, isa sa tumutulong sa pamilya. Mabait na kapatid. Pero, ganoon talaga eh. Hindi naman kasi natin alam kung kailan darating yung panahon na magpapaalam tayo. Sa kabila ng kasayahan, biglang dumarating yung punto na alam mo yun, magugulat ka na lang sa mga pangyayari, sa mga bagay na hindi mo inaasahan. Totoo nga yung sabi ni Lord, minsan lang itinakda sa isang tao ang kamatayan. Iisa lang ating buhay. Kaya ito yung panahon para sa buhay natin ay kalalahanin mo ang lumikha sa iyo sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang panahon na puno ng kaguluhan, panahon hindi mo na madama ang dami sa buhay. Kalalahanin mo siya bago pumuti ang iyong buhok, bago lumabo ang iyong mata. Kalalahanin mo siya bago bumalik ang iyong katawang lupa sa lupa at ang iyong espiritu sa pinagbigin. Di ba malaga? Yung ginagawa ang lahat para mapatawa, masaya, mapangiti ang napakaraming tao. Yung sa kaunting minuto ay mga problema nila ay kalimutan nila sa pagpapatawa ko Chokoleit. Isa ako dun. Pero sa kabila pala nun, meron isang hindi maputi nasa ang mangyayari sa iyo. Pero mahirap man tanggapin. Totoo, mahirap talaga eh. Biglaan kasi maputi. Yeah. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko pa. Oras na yun na iba na yung nararamdaman mo. Hindi ka na medyo maayos, pero ginagawa mo pa rin yung effort na yun. Sabi nga nila na kahit sobrang laki ng stage ay ginagawa mo para mapatawa, ma-engage yung mga tao sa iyo. Comedy na ginagawa. Kaya yun talaga eh. Marating talaga sa ganun eh. Kaya, sabi nga dun, minsan lang itinakda sa isang tao ang kamatayan. Isang beses lang talaga ang buhay natin. Yun lang talaga. Matanggap natin po yun. Sabi ni Lord sa mga ngaral chapter 12, alalahanin mo siya bago manumbalik ang iyong katawan lupa sa lupa at sa espiritu sa nagbigay nito. Condolence to the family.